Samantala, narito po ang ikalawang bahagi ng panayam ng ating kasamang si Ses Villon kay Ted Failon, kaugnay po ng pagkakabaril sa kanyang asawa. Natapos kami ng maayos. Ang hirap ng programa kanina na may bagahe na ako eh. May bagahe na ako sa dibdib ko. Ang hirap mapaka-jolly, mapakasaya, diba? To be the usual Ted on radio, kasi tinawangan ko yung katulong kung asan na ating mga kausapin ko, but hindi pa siya umaalis. Eh, mag 10:30 na. Mm-hmm. Siya parang, so I have to call her sa phone. Sabi niya sa akin, Papa, wala akong mukhang iaharap sa'yo. Yung sabi niya sa akin. So, meron ako na isip, no? So, sabi ko, dali. Alis na ako ngayon dito. When I arrived here, sinabang ng katulong, sabi ko, susi. Pagbukas namin, yung palang susin dala niya, hindi kasama sa bathroom. So, bumalik ulit yung katulong. So, when I opened it, nandun yung katulong, yung dalawa. Yun. Anong nakita mo, Ted? She was lying in a pool of blood. Maraming spekulasyon. May nagsasabing nag-away daw kayo kagabi at nakalmot ka. May mga kalmot ka daw. Ses, wala. Parang pakita ko sa'yo mamaya. Kasi pakita mo sa camera, parang you're just trying to, di ba, dignify them eh. Pagbubuhatan mo ba ng kamay ang misis mo? Hindi minsan, Ses. Talk to my in-laws. That's it eh. Yun na lang. Kasi ako, I don't want to... Ses, sorry yan. Hindi na ako magdidepensa sa mga ganyan, Ses eh. Hindi ako magdidepensa kasi... Yung baril, Ted, saan galing? It's a license gun. Actually, nung mga unang panahon pa, when tinuturuan ko siyang dati pa, na nung para protection sa bahay, wala ako, gano'n. It's a license gun. So, and siyempre, alam niya kung saan nakatago yun. Yung sulat na iniwan niya sa'yo, paano ka ba tawagin? Kasi ang tinatanong ng iba, bakit po? Pa yun eh. Pa, oh, hindi pa. Papatawag niya sa akin eh. Para sa iba, ang turing sa'yo ay suspect. Suspect. I don't have to defend myself with that allegation, Ses. Thank you for the time. Sa mga oras na ito ay nag-uusap po ngayon ang mga abogado ni Ted Failon at mga pulis kung dadalhin si Ted Failon sa Camp Caringal. Balikan po natin si kasamang Ses mula sa bahay ng mga Failon sa Tierra Pura Subdivision sa Tandang Sora, Quezon City sa magitan po ng telepono. Ses! Henry, nandito na ako ngayon sa labas dahil mahirap ang signal ng telepono sa loob. Gagagaling ko lamang sa loob at nasaksihan ko yung diskusyonan sa pagitan ng mga abogado ni Ted Failon at mga miyembro ng CIDU na pinamumunuan ni Police Superintendent Roberto Rason. Gusto na kasi nilang dalhin si Ted sa police station para magbigay ng kanyang pahayag. Kaya na nga, ang sinasabi ng gustong klaruhin ng mga abogado kung ano ba talaga ang imbitasyon ba to o baka siya'y pinipilit na dalhin doon o baka siya'y iditine. Lininaw naman ng mga pulisya na maaari namang tanggihan ni Ted ang imbitasyon na ito, no? Kasi sa ngayon ay hinihintay niya ang pagdating ng kanyang anak mula sa Cebu. Nag-aaral siya doon ng film sa Cebu at gusto niyang intayin dito sa bahay. Kaya ngayon na hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin ng diskusyonan sa loob kung dapat bang pumunta si Ted at dapat ba niyang tanggapin ang imbitasyon ng pulisya na para siya'y kunan ng pahayag ukol sa nangyari dito kaninang hapon. Henry? Maraming salamat, Ses, at babalikan po natin si kasamang Ses kaugnay po ng mga pangyayari dyan sa Tierra Pura.